Ang unang pagbasa. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ang makapangyarihang Panginoon ang nagturo sa akin ng sasabihin ko para tulungan ang mahihina. Tuwing umagay kanyang binubuksan ang aking pandinig, nananabik akong malaman kung ano ang ituturo niya sa akin. Binigyan niya ako ng pangunawa. Hindi ako naghimaksik ni tumalikod sa kanya. Hindi ako tumutol nang bubugin nila ako. Hindi ako kumibo nang ako'y kanilang insultuhin. Pinabayaan ko silang bunutin ang buhok ko't balbas. Gayun din nang lurhan nila ako sa mukha. Ang mga pagdustang ginawa nila'y di ko pinapansin, pagkat ang makapangyarihang Panginoon ang tumutulong sa akin. Handa akong magtiis na sampaling parang bato, pagkat aking batid na ang sarili ko'y di mapapahiya. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako'y iyong pinabayaan? Bawat taong makakita'y umiiling nanunukso, palibak na nagtatawa't sinasabi ang ganito. Nagtiwala siya sa Diyos, ngunit hindi siya pansin. Kung talagang minamahal, bakit hindi intindihin? Tugon. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? May pangkat na mga buhong na sa aki pumaligid, para akong nasa gitna niyong asong mababangis. Mga kamay ko at paay butas sa pakong matulis. Ang buto ng katawan ko ay mabibilang sa masid. Tugon. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Pinaghati-hati nila ang damit ko sa katawan. Ang hinubad na tunikay dinaan sa sapalaran. Huwag mo akong ulilahin, huwag talikdan, Panginoon. O aking tagapagligtas, bilisan mo ang pagtulong. Tugon. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang lahat ng ginawa mo'y ihahayag ko sa lahat. Sa gitna ng kapulungay, pupurihin kitang ganap. Purihin ang Panginoon ng lahat ng kanyang lingkod. Siya'y inyong dakilain, kayong angkan ni Jacob. Ikaw bayan ng Israel ay sumamba at maglingkod. Tugon. Diyos ko, Diyos ko, bakit naman ako iyong pinabayaan? Ang ikalawang pagbasa. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Filipos. Si Kristo Jesus, bagamat siya'y Diyos, ay hindi nagpilit na manatiling kapantay ng Diyos. Pagkus, hinubad niya ang lahat ng katangian ng pagka-Diyos, nagkatawang tao at namuhay na isang alipin. Nang maging tao siya'y nagpakababa at naging masunurin hanggang kamatayan. Oo, hanggang kamatayan sa krus. Kaya naman, siya'y itinampok ng Diyos at binigyan ng pangalang higit sa lahat ng pangalan. Ano pa't ang lahat ng nilalang na nasa langit, nasa lupa, at nasa ilalim ng lupa
ay maninikluhod at sasamba sa Kanya at ipapahayag ng lahat na si Jesucristo ang Panginoon sa ikararangal ng Diyos Ama, ang salita ng Diyos. Ang mabuting balita, ang pagpapakasakit ng ating Panginoong Jesucristo ayon kay San Marcos. Kinaumagahan, nagpulong agad ang mga punong saserdote, ang matatanda ng bayan, ang mga eskriba, at ang iba pang bumubuo ng Sanhedrin. Ipinagapos nila si Jesus at dinala kay Pilato. Tinanong ni Pilato si Jesus, "Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo?" "Kayo na ang nagsasabi." Nagharap ng maraming sumbong ang mga punong saserdote laban kay Jesus. Kaya siya'y muling tinanong ni Pilato, "Wala ka bang isasagot? Narinig mo ang dami ng kanilang sumbong laban sa iyo." Ngunit hindi na tumugon pa si Jesus, kaya't nagtaka si Pilato. Tuwing pista ng Pasko ay nagpapalaya si Pilato ng isang bilanggo. Sino man ang hilingin sa kanya ng taong bayan. Nakabilanggo noon ang isang lalaking nangangalang Barabas, kasama ng ibang naghimagsik at nakamatay ng nagdaang himagsikan. Lumapit ang mga tao at hiniling kay Pilato na isagawa na ang kanyang kinaugaliang pagpapalaya ng isang bilanggo. Kaya't tinanong sila ni Pilato, "Ibig ba ninyong palayain ko ang hari ng mga Hudyo?" Alam ni Pilato na inggit ang nagudyok sa mga punong saserdote na dalhin sa kanya si Jesus. Ngunit ang mga tao'y sinusulan ng mga punong saserdote na si Barabas ang hilinging palayain. Tinanong silang muli ni Pilato, "Kung gayon, ano ang gagawin ko sa taong ito na tinatawag ninyong hari ng mga Hudyo?" "Ipako sa krus." "Bakit? Ano ba ang kasalanan niya?" Ngunit lalo pang sumigaw ang mga tao, "Ipako sa krus." Sa paghahangad ni Pilato na pagbigyan ang mga tao, pinalaya niya si Barabas. Si Jesus ay kanyang pinhagupit at ibinigay sa kanila upang ipako sa krus. Dinala ng mga kawal si Jesus sa pretoryo, ang tirahan ng gobernador, at kanilang tinipon ang buong batalyon. Sinuutan nila si Jesus ng isang balabal na purpura. Kumuha sila ng halamang matinik, ginawang korona at ipinatong sa kanya. At sila'y patuyang nagpugay at bumati sa kanya. "Mabuhay ang hari ng mga Hudyo!" Siya'y pinaghampas nila ng tambo sa ulo, pinaglulurhan at palibak na liluhod-luhuran. At matapos kutsain, siya'y inalisan nila ng balabal, sinuutan ng sariling damit at inilabas upang ipako sa krus. Nasalubong nila ang isang lalaking galing sa bukid, si Simon na taga-Sirene, ama ni na Alejandro at Rufo. Pilit nilang ipinapasan sa kanya ang krus ni Jesus. At kanilang dinala si Jesus sa lugar na kung tawagi Golgotha, ibig sabihin, puok ng mga bungo. Binigyan nila siya ng alak na may kahalong mira, ngunit
hindi niya ininom. Ipinako siya sa krus at nagsapalaran sila upang malaman kung alin sa kanyang mga damit ang mapupunta sa bawat isa. Ikasiyam na umaga nang ipako nila sa krus si Jesus. Sa itaas ng krus, isinulat ang sakdal laban sa kanya, ang hari ng mga Hudyo. Dalawang tulisan ang kasabay niyang ipinako sa krus, isa sa kanan niya at isa sa kaliwa. Sa gayoy, natupad ang nasasaad sa kasulatan. Ibinilang siya sa mga salarin. Nilibak siya ng mga nagdaraan, natatangutangong nagsabi, "Di ba ikaw ang gigiba ng templo at muling magtatayo nito sa loob ng 3 araw? Iligtas mo ngayon ang iyong sarili. Bumaba ka sa krus." Kinutya rin siya ng mga punong saserdote at ng mga eskriba at ang sabi sa isa't isa, "Iniligtas niya ang iba, ngunit di mailigtas ang sarili. Makita lang nating bumaba sa krus ang Mesiyas na iyan, na hari ng Israel. Maniniwala tayo sa kanya." Inalipusta din si Jesus ng mga nakapakong kasama niya at nagdilim sa buong lupain mula sa tanghaling tapat hanggang sa 3 ng hapon. Nang mag-iikatlo ng hapon, si Jesus ay sumigaw, "Eloi, Eloi, lema sabachthani? Diyos ko, Diyos ko, bakit mo ako pinabayaan?" Narinig ito ng ilan sa mga nakatayo roon at kanilang sinabi, "Pakinggan ninyo, tinatawag niya si Elias." May tumakbo at kumuha ng espongha. Ito'y binasa ng maasim na alak at pagkatapos ay inilagay sa dulo ng isang tambo at ipinasipsip kay Jesus. Sabi niya, "Tingnan nga namin kung darating si Elias upang ibaba siya." Sumigaw ng malakas si Jesus at nalagutan ng hininga. Biglang nawasak sa gitna ang tabing ng templo, mula sa itaas hanggang sa ibaba. Nakatayo sa harap ng krus ang isang kapitan ng mga kawal at kanyang nakita kung paano namatay si Jesus, kaya sinabi niya, "Tunay ngang anak ng Diyos ang taong ito." Ang mabuting balita ng Panginoon.